cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan! Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga guro, sa mga magulang at sa ating mga minamahal na mag-aaral ng grade 2. Ayan! So lahat ba ng mga nanonood ngayon ay na-share na itong video natin. So i-share natin yung video na ito para mas marami tayong maabot ng mga bata. Ayan, yung inyong mga classmate para mas masundan nila ang mga aralin natin, i-share nyo na ito. Ayan, sa mga teacher din. Ayan, kung may GC kayo, i-share na ang live natin na ito. Ayan, muli, magandang tanghali sa ating lahat. Kayo ba ay nakakain na? Ayan, kung opo, ayan, mabuti. At dahil ngayon naman ay bubusugin kayo ni Tutor Dada sa mga kaalaman. So, handa na ba kayo? Ayan, so bago yan, syempre babati muna tayo sa ating mga mag-aaral sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ayan, so good afternoon po. Ayan, magandang hapon po from Baliwag North Central School, Bulacan. Ayan, kay Alice Cueres. Ayan, good afternoon po from Baliwag North Central School, Baliwag North District SDO, Bulacan. Hello, Fatima. Kay Aine, ba kanina man, good PM po watching from V. De Castro Elementary School. Ayan. Hi kay Janice Chen. Kay Johan Ariel Gumarang. Good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Ayan. Si Kyle. Parang nakita ko si Kyle sa grade 1 kanina. Ayan. From San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Yes po. Ayan. Jennifer Jardinasa Francisco from... Ayan, si Gian pala, Gian Carlisle. Okay, Francisco watching from Cavite. Ayan, si Gretchen Ramirez naman. Ayan, good afternoon po watching from New Canaan Integrated School, Alabel 1, District Serangani Division. So, sana nabasa ko ng mabuti. Ayan, good afternoon po, Vince Janrey Capuno. Ayan po, grade 2 from San Vicente, Lubao, Pampanga. Ayan, good afternoon po. Ayan, watching from SDO Malabon, kay Jeka Vega. Kay Neri Dalusan, good afternoon po. Ayan. Hello, Lance Denver Fernandez. At syempre, hello, good afternoon sa mga
nasa Nueva Ecija. Ayan, sa aking mga ka-division, lalong-lalo na sa Zaragoza District at sa Zaragoza Central School. Good afternoon po sa mga batang nanonood doon. At good afternoon po sa buong Pilipinas. Ayan, tayo ay napapanood sa DepEd EdTech Unit. Ayan. Share ko na ang aking screen. Ayan. Welcome sa Itulay Online Tutorial. Ayan. Tayo ngayon ay nasa Araling Panlipunan sa ikalawang baitang. So, bago yan, pakinggan muna ang ating awitin at kung kabisado nyo na ay maaari nyong sabayan si Tutor Dada. Sa Araling Panlipunan, tuwang klaseng kaalaman sa ating kapaligiran, tiyak na may matututuhan. Ako si Teacher Dada, ika'y sasamahan, maging mabuting mamamayan at magdadala sa iyo sa makulay na mundo ng arpa. Ayan, kayo ay sasamahan ni Tutor Dada sa makulay na mundo ng ARPAN o Araling Panlipunan sa ikalawang baitang. Ayan, so tayo ay nasa ikatlong markahan sa ika-anim na linggo. At ang ating matututuhan ngayon ay tungkol sa mga namamahala sa aming komunidad. Ayan. Muli ako si Tutor Dada at napapanood tayo sa DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines, DepEd tayo at sa ating YouTube ay DepEd EdTech Unit at DepEd TV Official. So, i-share nyo na to para mas marami tayong maabot ng mga bata. Ayan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang malaman natin ang tungkulin ng pamahalaan sa ating komunidad. So, titignan natin kung ano nga ba ang mga tungkulin ng pamahalaan sa ating komunidad. So, marami yan. Pero bago ang lahat ng yan, tingnan muna natin kung sino yung mga batang ARPANalo natin. So, una, ayan. Panoorin natin ang kanyang video. Magandang araw mga ka-ARPANalo. Ako po si Gargo M. Agla. Ako po ay magiging isang pinuno. Ang magandang katangian ko po ay ang pagiging masipag, mapagkakatiwalaan, patulungin, responsable, matapat, matalino, at mapagaan. Thank you po! Ayan, siya ay si... Ayan. Gallagher M. Aguila. Ayan. Congratulations. At hindi lang yan. Meron pa tayo. Ayan. Siya ay si... Hi, Teacher Dada. Pero alam natin. Ko muna pong magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Lance Denver Fernandez muna sa bayan ng Zaragoza. Ko ako po magiging isang pinuno ang aming komunidad. Ang katangian ko bilang isang pinuno ng aming bayan, una, makipagkapwa-tao, maging magalang at mabait sa kapwa. Pagsisikapan kong maging maunlad ang aking bayan. Panatitiliin kong katahimikan at pagkakaisa sa aming bayan. Hi, Teacher Dada. Ayan, siya ay si Lance Denver Fernandez. Ayan, congratulations din, Lance Denver Fernandez. Ikaw ay ARPANalo at you are that amazing. Okay, next.
Grito Agoncillo, San Juan West Central School, San Juan, Batangas. Kung ako man, guys, ay magiging pinuno ng aming komunidad, ako ay magiging mabuting tao. Tutulungan ko ang mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Papanatiliin ko ang kaayusan at kapayapaan ng aking komunidad. Yan lang, guys. Bye-bye and stay safe and God bless! Mwah! Ayan, siya ay si Gabriel Allen L. Escobedo. Ikaw din ay our panalo at you are that amazing. Ayan. Hello, good afternoon po, Tutor Dada. Ako po si Maria Erin A. Miranda, Grade 2 Masino of Mahadaw Elementary School, Calamba City. Para sa akin po, ang katangian ng mabuting pinuno ay may malasakit. Siya po ay always handang magtumulong sa mga tao para masaya sa lahat ng komunidad at para poprotect sa atin. Salamat po. Ayan, siya ay si Erin Miranda. Ikaw ay our panalo at you are that amazing. Ayan, pakinggan naman natin ito. Dada, ako po si Napurumay, nag-aaral sa Pag-asa Elementary School. Kung ako po ang magiging pinuno ng bayan o isang komunidad, ang magandang katangian ko po ay may malasakit sa kapwa. Tulong po ako sa mga nangangailang. Unahin ko po ang kapakanan ng mga mamamayan. Magiging batas po ako sa lahat ng kolaps. Magiging matapat at mapapagkatiwalaan. Magiging mabuting kwaran at hindi sumungaling. Ang saya niya. Ayan, ikaw din ay our panalo Rafael B. Punong Bayan. You are that amazing. At ating panghuli. Ayan, hanggang natin. Ay. Okay, go. Hi, Ma'am Dad. Ako po si Beatrice Chloe Arga Pasintaga, Saragosa, Nueva Ecija. Kung ako po ay magiging isang pinuno ng aking komunidad ay ang katangian ko po ay maging isang mapagbigay sa aking komunidad. Pagsisikapan ko po, maging tahimik at maayos ang aking komunidad. At hanggang kaya kong gawin lahat, gagawin ko po ng maayos at walang pangangamba. Salamat po. Ayan. Congratulations din, Beatrice Chloe Arga Pasi. Ikaw din ay our panalo at you are that amazing sa lahat ng mga na future natin mga bata ngayon. Congratulations sa inyo lahat. Bigyan nga natin sila ng mga virtual clap. Ang mga virtual, ang dami, ano? Ng virtual clap. Congrats sa inyo lahat. Napakahusay. Sigurado ako ay magiging mabuti kayong leader kung kayo man ay magiging pinuno sa hinaharap. Ayan, napakabubuting mga bata. Ayan, magbalik-aral nga naman tayo. Dad, tingin natin. Siya ang nangunguna at nangangasiwa sa gawain itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Ano kaya ito? Ayan. Congrats, Dad. Amazing kids. Okay, ano kaya siya? Or sino kaya siya? Ayan, may bibigay na clue si teacher. May bibigay na clue si tutor, Dada. Letrang P. Nagsisimula siya sa letrang P. Ano kaya ito? At nagtatapos sa O. Nako, may nakita na akong sagot, ah. Ayan. Ayan, mamaya, tignan natin kung tama ang sagot ni Gallagher Aguila. Ayan. Susunod ay I. Ano kaya ito? Mm-hmm. Nako, may sagot na rin si Denise, si Johanna Ariel, si Erin,
Si Lance, may sagot na rin. Tignan nga natin kung ito ay, kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, ang sagot ay pinuno. Siya ang nangunguna at nangangasiwa sa gawaing tinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Ayan, very good. Dami niyang sumagot. Si Janice Chen, si Jeremy, si Batanggenya. Ayan, si Fatima, si Jay, Nell, si Neri, si Adam, si Jennifer, si Lexia, Diana Marie, si Gabriel, si Rian, si John Ross, pinuno po. Sumunod. Sino-sino ang namumuno sa barangay? Sino-sino ba mga anak ang mga namumuno sa ating barangay? Sige nga, magbigay nga kayo kahit isa lang. Tignan natin kung ang inyong sagot ay tama. Sino kaya ang namumuno sa ating barangay? Sisimula siya sa letrang K. Ayan, tignan natin. Ito ba ang sagot niyo ba ay? Ayan, si Lance. Ang sagot ni Lance ay kapitan. Si Jennifer din ay kapitan. Si Johan Ariel, si Janus, si Erin. Ayan, ang sagot ay kapitan at mga kagawad. Very good. Si Kyle din, si Gabriel, si Lexia. Ayan, susunod. Sino-sino ang namumuno sa lokal na pamahalaan? Sino-sino ang mga namumuno sa lokal na pamahalaan? Ayan, sa munisipyo sila nag-o-opisina. Sino kaya ito? Ayan, very good ang mga sagot nyo kanina sa number one. Ayan, si Shekina, si Fatima, si Alia, si Eliza, si Regine Milkaila. Ayan, ang sagot ni Lizelle ay mayor po. Si Lesha ay mayor din daw. Alcalde, yes. Ang sagot natin ay mayor. Alcalde, ayan, si Erin, mayor po at konsihal. Ayan, mayor, alcalde. Ay, namali ako doon. Alcalde, vice mayor, vice alcalde, at mga konsihal. So, may typo error lang tayo, ha? Alcalde yun, anak na. Okay. Namamahala sa barangay. Ayan, sa barangay hall. Tulad ng sabi natin kanina, ang namamahala sa ating barangay ay ang kapitan. Ang kapitan at ang mga kagawad ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. So sila ang nangunguna, sila ang nangangasiwa para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. Tatandaan yan ha, dahil mamaya may papagawa ako sa inyo, may mga pagsasanay tayo mamaya. Ayan, kapitan at kagawad. Ayan, para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. Susunod. Ano ba ang tungkulin ng kapitan at ng mga kagawad? Ayan, una, pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan ng komunidad. So, dapat sila ay nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Susunod natin. Katuwang ang kanilang mga barangay tanod. Diba? Minsan po makikita natin sa barangay hall may mga barangay tanod. At minsan sa ating barangay ay may mga naglilibot din na barangay tanod. Tinitiyak rin ng mga pinuno ng barangay na maayos at ligtas ang komunidad. So kaya may tinatawag tayong barangay tanod. Sila yung nag-iikot-ikot sa ating barangay upang sila ay alamin or tiyakin na ligtas ang ating komunidad. So, kilala nyo ba ang inyong kapitan? Kilala nyo ba ang kanilang kagawad? Or may kilala ba kayong mga barangay tanod? Yan. Susunod. Pag-aayos sa mga suliranin ng mga magkakapitbahay. Diba may mga minsan may mga magkakapitbahay na nag-aaway. Yung basura nila nandun sa basura ng kapitbahay, kaya nag-aaway. Kaya itong mga nasa barangay hall or yung mga namumuno sa ating barangay tulad ng kapitan, kagawad, ay ipinag-aayos yung mga magkakapitbahay para hindi na sila nag-aaway. Diba? Ayun, pag-aayos daw po. Yan. Sa panahon ng kagipitan at kalamidad, sumasaklolo ang mga pinuno ng barangay. So sila yung sumasaklolo. Diba ngayon meron tayong lockdown tayo or hindi tayo lumalabas. Minsan tumutulong din sila sa pag
babahagi ng mga ayuda. Ayun, nakakatanggap ba kayo ng ayuda mula sa inyong barangay? And ano pa kaya ang tungkulin ng mga ito? Ayan, meron naman tayong tungkulin ng mga namamahala sa lokal na pamahalaan. Sila yung mga nag-oopisina sa munisipyo. Tulad ni Mayor, ayan, ni Vice Mayor at ng mga konsehal. Ano ba ang kanilang tungkulin? Ayan, wala daw sila natatanggap na ayuda. Ayan. Una, pangalagaan at paularin ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Ayan, kung ikaw ay magiging isang leader sa pag ikaw ay lumaki, kinakailangan ito ay alamin mo. Kinakailangan ay maalaga ka. Ayan, kinakailangan alaga at paularin ang mga nasasakupang bayan o lungsod. Pagpapatupad ng mga ordinansa o batas ng kalimitang nakatuon sa pagtitiyak ng kalinisan, kaligtasan at kaunlaran ng lahat ng kasapi ng komunidad. Ayan, tinitiyak nila yung kalinisan, kaligtasan. O, tulad ng ano, lalo na nung ay ngayon pala, meron tayong pandemya. So may mga batas silang kinakailangan na ipatupad upang maging ligtas ang kanilang nasasakupan. So, kinakailangan din na ito ay ating sundin bilang kanilang pinuno. Ayan, nakikipag-ugnayan sa mga kapulisan at mga bumbero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng mamamayan sa kanilang nasasakupan. So, kinakailangan may ugnayan din ang mga namamahala sa lokal na pamahalaan sa mga kapulisan at mga bumbero. Yan, para matiyak na tayo ay ligtas. Ayan, ano pa kaya? Tinitiyak ang pangangalaga at pagpapaunlad ng mga likas na yaman na pinagmumula ng kabuhayan ng mga mamayan. Diba tulad ng sabi ko noong nakaraan, upang mas matiyak natin na mapangalagaan natin ang likas na yaman, may mga pinuno tayo upang tumulong sa atin. At yaan nga po yun. Ayan, may mga gulayan, ayan, mga bukid, mga palayan, ayan, mga isdaan. So sa mga likas na yaman na yan, dyan tayo tumukuha ng hanap buhay. At yun ay kanilang inaalagaan at kinakailangan na mapaunlad ito upang mas umunlad din ang kanilang komunidad o kanilang nasasakupan. Diba? Okay. Ano naman ang magagawa natin bilang mamamayang kanilang nasasakupan? Sige nga, may magagawa ba tayo? May magagawa ka ba bilang isang batang mag-aaral? Bilang isang Pilipinong mamamayan? Ano kaya ang magagawa mo bilang isang mamamayan na kanilang nasasakupan? Sige, maaari niyong i-comment kung ano ang inyong magagawa bilang isang mamamayan na kanilang nasasakupan. Sige, ayan, puro. Opo, 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 ayan. Sige nga, tignan ko nga. Ano kaya ang magagawa ng mga batang ARPA, ng mga batang grade 2? Ayan, bilang isang bata. Yes, Geraldine. Ayan, bilang isang bata, ano kaya ang magagawa mo? Ayan, ang mga mamamayan ay kinakailangan makipagtulungan, ayan, sa mga pinuno upang, ayan, may si Erin Miranda, very good. Susunod po sa alituntunin, ayan. Susunod po sa mga patakaran, sabi ni Gabriel, very good. Sumunod po sa mga batas trapiko, sabi naman ni Gallagher, at sa mga alituntunin po. Sumunod po sa mga patakaran ng komunidad, sabi ni John Rostadillo, ayan. Siyempre, mag-wear ng face mask po, lalo na ngayon, di ba? Kinakailangan sundin natin ito. Ayan, kinakailangan makipagtulungan tayo sa mga pinuno upang ang lahat ng mga proyekto sa komunidad ay maging matagumpay. Ayan, kung kinakailangan na maglinis ng kapaligiran, sundin ninyo ito. Kinakailangan na yung tapat ko, linis ko, merong ganong proyekto ang inyong komunidad, ang inyong mga pinuno, kinakailangan sundin din nyo ito. Ayan, tumulong sa mga proyekto, maglilinis po ako ng bakuran, sabi ni Johnny Shen. Ni Jennifer naman, ayan, susunod po sa patakaran. Ayan, kailangan
po sumunod sa mga patakaran, sabi ni Dalia S. Tadeo. Yeah, very good. Mukhang kayang-kaya pa lang makipagtulungan ng mga batang ARPAN sa mga pinuno ng ating komunidad. Ayan, sumunod po sa protocol. Very good. Makipagtulungan po sa patakaran ng komunidad. Ayan, si Regine. Ayan, si Jonah. Sumunod daw sa protocol. Susunod po sa proyekto, sabi ni Denise. Denise Lorraine. Ayan. Ngayon naman, lumako tayo sa pagsasanay. Handa na ba kayo? Ayan, kung handa na ay, sige. Mag-thumbs up nga. Kung handa na po, sige, tignan ni Tutor Dada kung handang-handa na ang mga batang ARPAN sa ating pagsasana. Ayan. Yes, opo. Very good. Ayan, si Aina Bacani, si Rian Daniel, handa na daw sila. Si Lexia, si Carl Joren, si Aina, si Erin, handa na daw. Si Gabriel, si Gallagher, si Aina, ayan. Si Neri, si Denise. Okay. Isulat o ikomento ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Una, so tama o mali lang ha, handa ka na ba? Una, ang mga mamamayan ng barangay ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. Ang mga mamamayan ba ng barangay ang nangunguna? Tama o mali? Number one, tama o mali? Ang mga mamamayan ba ng barangay ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay? Okay, very good. Ang sagot si Ashley, mali. Ailea, mali daw ang sagot niya. Si Erin, mali din. Si Gallagher, mali. Si Gabriel, mali. Ang tamang sagot ay mali. Tulad ng inulit ko kanina, na ang mga kapitan at mga kagawad ng barangay ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain. Okay, so very good sa mga nakasagot ng tama sa ating unang bilang. Ikalawa, ang kapitan at mga kagawad ay may tungkulin na mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Ito ba ay tama o mali? Ang kapitan at mga kagawad ay may tungkulin ng mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Tama o mali? Ayun, may sagot na si Gabriel. Number 2 is tama. Ashley, tama. Neri, tama. Number 2, Janus, tama din daw. Si Jennifer, si Ranchet, tama din ang sagot. Tignan natin kung ang sagot nyo ay tama din. Yan. Ang sagot ay tama. Ayan, may tungkulin sila na mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa ating komunidad. Number 3, tuwing may kalamidad o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. Ayan, number 3, tuwing may kalamidad o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. Okay, ano kaya ang sagot? Number 3, ayan, may nakita na si Lexia, si Erin, si Adam, si Esther. Ang sagot nila ay tama, si Marian, si Shakina, si Carl Joren, tama din daw sagot, si RJ Valdez. Ayan, si Rainmar Ivan, tama daw po. Tignan natin kung tama din ang inyong sagot. Ayan, ang sagot ay tama, very good. Susunod naman natin ay number 4. Ang pag-aayos sa mga suliranin o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. Number 4, yan, ang pag-aayos sa mga suliranin o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. Number 4, ano kaya ang sagot? Sige nga pa. Ayan, si Janelle, ang sagot daw ay tama. Si Ashley, tama daw. Si Lance, tama. Si Lexia, tama din daw. Si Adam, si Abigail siya, tama din daw. Si RJ, ayan, tama din daw po. Tignan natin. Ayun, ang sagot po ay tama. Susunod. Ang pakikipagtulungan ng mamamayan ay kailangan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng komunidad.
Ito ba ay tama o mali? Ayan, ang daming sagot. Si Shakina, ayan. Tama daw ang sagot. Number 5, si Erin Miranda, tama din daw. Si Aliyah, tama daw po. Si Janus, tama. Si Fatima, si Marian, si Ada. Tignan natin. Tama. Ang pakikipagtulungan ng mamayan ay kailangan upang maging matumpay ang mga proyekto ng komunidad. So palakpakan niyo ang mga sarili para sa unang gawain. Ikalawa, i-ready niyo na ang inyong check at X. Dahil ang gagawin natin ay ikomento ang check kung ang pahayag ay tama at X naman kung ito ay mali. So handa na po ba? So ang gagawin lamang natin ay check at X. Ayan. Tungkulin ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na pangalagaan at paunlarin ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Ito ba ay check or X? Check or X? Tungkulin ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na pangalagaan at paunlarin ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Yan, may nakita na ako, si Erin Miranda. Ang sagot daw ay check. Si Jennifer, si Aliyah, si Neri. Ang sagot ay check. Number 2. Hindi dapat sumunod ang mga mamamayan sa mga batas at ordinansa na pinapatupad ng lokal na pamahalaan. Check or X? Ito ba ay check or X? Hindi daw dapat sumunod sa mga batas at ordinansa. Ito ba ay check or X? Ayun, number 2. Ayan, si Karen, X daw. Si Kyle, X daw. Si Denise, X. Si Shan, ayan. Si Shakina, X. Si Kyle, X din. Ang sagot ay X. Kinakailangan po nating sumunod sa mga batas at ordinansa na pinapatupad ng lokal na pamahalaan. Susunod natin. Hindi dapat sumunod ang mga mamamayan sa mga batas at ordinansa na pinapatupad ng lokal na pamahalaan. Ayan. So parang naulit lang yung tanong, no? Ayan, ang sagot ay X. So dapat tayo ay sumunod sa mga batas at ordinansa na pinapatupad ng ating lokal na pamahalaan para maging maayos, payapa. Tungkuli, ika-apat na bilang. Tungkulin ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga barangay na kanilang nasasakupan. Tungkulin daw ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga pinuno ng barangay na kanilang nasasakupan. Ayan, ang tamang sagot ay, ayan, check, ayan si Mary, si Karen, check. Ayan, kinakailangan nilang magtulungan. Kinakailangan magtulungan ng pinuno ng mga barangay sa pinuno ng lokal na pamahalaan at kinakailangan din makapagtulungan ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa pinuno ng barangay. So, tulungan sila. Kinakailangan natin magtulungan. Okay, number 5. Hindi nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa lokal na kapulisan at bumbero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan. Ikalima, hindi nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa lokal na kapulisan at bumbero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan. Number 5, check or X? Ayan, check ba ito or X po? Ayan, ang sagot. Ayan, si Mikayla, si Gabriel, X po. Si Janus, X. Si Aliyah, X daw po. Si Maylin, X. Si Marian, X daw po. Tamang sagot ay X. So, kinakailangan natin or kinakailangan ng mga pinuno natin o namamahala sa atin na, na makipag-ugnayan sa kapulisan at bumbero, di ba? Ayan, dito naman. I-commentos para sa ikatlong gawain. I-komento ang happy face kung tama ang nasa larawan at sad face naman kung ito ay mali. So, i-ready nyo na yung happy face at sad face. Ayan, tignan ninyo, nagwawalis. Ito ba ay happy or sad face? Ang pagwawalis ba o paglilinis ay happy
or sad face? Ayan, si Abby Garcia may sagot na. Si Ashley, si Gallagher, ito ay happy face. Okay, number two. Ayan, nakikipag-ugnayan, nakikipag-usa. Ito ba ay happy or sad face? Ayan, nakikipag-ugnayan, nagkakaroon sila ng meeting. Okay, number two. Ayan, very good si Rainmar, Iva, si Shan, si Denise, si Kyle. Ang tamang sagot ay happy face. Okay, number three. Ayan, tumutulong, nagbibigay kapag may nangangailangan. Ito ba ay tamang gawain? Happy or sad face? Number three, ito ba ay happy or sad face? Ayan, si Fatima. Ayan, happy daw, happy face. Si Neri, happy face din. Si Janus, si Myra, happy din. Si Chloe, happy face din. Si Shan, si Janishen. Very good. Isang mabuting gawain to bilang isang pinuno ang matulungin. Ito naman. Ayan, sa harap ng barangay hall, nagsasabong ang mga pinuno. Ito ba ay happy or sad face? Sila ay nagsasabong. Pinagsasabong nila yung kanilang mga manok sa harap ng barangay hall. Ito ba ay tamang gawain? Happy or sad face? Ayan, sabi ni Mylene ay sad daw. Ayan, si Sean, sad din daw si Mylene, si Chloe, si Kyle, si Carl, si Kina, sad daw po. Dapat hindi natin ginagawa yun bilang isang pinuno. Number five, ayan, pagsunod, ayan, sa mga protocol, naka-face mask upang maiwasan ang paglaganap ng pandemya or ng COVID. Ayan, tama ba ang kanilang ginawa? Sumunod sila sa protocol. Ayan, ang tamang sagot sa number 5 ay happy face. So, lahat ba kayo ay nakatama ng sagot? Ayan, si Christian, happy daw. Si Mariel, happy din daw. Si Juan Miguel, happy din. Okay, very good. Ngayon naman, para sa ating huling gawain. Ang pagpipilian nyo lamang ay tungkulin, pinuno, makikilahok, suportahan. Ayan. Ang mga blank ng barangay at lokal na pamahalaan ay may mga blank na dapat gampanan. Ang mga mamayan naman ay inaasahang patlang sa mga proyekto ng komunidad upang ang mga ito ay mapagtagumpayan. Bilang miyembro ng isang komunidad, kailangan nating patlang ang mga aktibidad at ordinansa ng ating mga pinuno upang mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa ating komunidad. Okay, may nakita na ako sagot. Ang una daw ay si Kyle, ayan si Christian. Sagot daw niya, nila ay pinuno. Tingnan natin. Very good! Ang mga pinuno ng barangay at lokal na pamahalaan ay may mga blank. Ano yung mga blank? Number two, Kyle, very good. May mga tungkulin na dapat gampanan. Ayan, susunod. Ang mga mamayan naman ay inaasahang ano? Very good, Teresa. Kinakailangan, inaasahang makikilahok sa mga proyekto. Very good, Christian din. Ng komunidad upang ang mga ito ay mapagtagumpayan. So, bilang miyembro ng isang komunidad, kailangan nating patlang. Kailangan natin, ayan, very good si Mylene. Kailangan nating suportahan. Very good. Kailangan nating suportahan ang mga aktibidad at ordinansa ng ating mga pinuno upang mapanatili ang kalinisan, katahimikan, at kaligtasan sa ating komunidad. So, lahat ba ng inyong sagot ay tama? Ayan, kung opo, yan, or panalo kayo. Yan, yehey! Ayan, pero kung may malimang kayong nasagot, kung hindi na perfect, okay lang yan dahil babawi tayo sa susunod. Kung kaya kinakailangan yung makinig lagi kay Tutor Dada upang tayo ay makasunod at makasagot lagi ng tama at perfect. So, kung may mali man, okay lang yon. Basta, sa susunod, tayo ay babawi, di ba?
Ayan. So ito, tatandaan natin. Ang pinuno ng bawat komunidad ang nagsisilbing daan sa kaayusan at pag-unlad ng komunidad ng kanyang nasasakupan. Ngunit tandaan din na kinakailangan pa rin ang pakikiisa ng bawat mamamayan upang magtagumpay ang mga proyekto sa komunidad. Ayan. So hindi kahit maganda man ang proyekto ng inyong mga pinuno kung hindi nyo ito sinusunod, wala din, hindi magtatagumpay. So, nasa atin ding mga nasasakupan nila kung tayo ay susunod. Pero kinakailangan tayo ay sumunod basta maganda ang proyekto, maganda ang intensyon ng ating mga pinuno para tayo ay magtagumpay. Siyempre, para sa inyong gawain, ayan, gamit ang iyong lapis, iguhit sa isang malinis na papel ang larawan ng iyong pamilya habang nakikilahok sa isang aktibidad ng inyong komunidad. So halimbawa niya yung nasa larawan. Tignan nyo, pamilya sila naglilinis ng kanilang kapaligiran. So kahit ano, ano ba yung mga aktibidad na meron sa inyong komunidad? Halimbawa na lamang ay pagtatapon ng basura, pwede din iyon. Kayo ay nakikilahok sa tapat ko, linis ko. So, i-drawing nyo yung pamilya nyo at ipakita kung ano ang mga ginagawa nyong aktibidad or pakikilahok nyo sa aktibidad ng inyong komunidad. At para ito ay aking makita, maaaring ipadala ang inyong takdang aralin sa Facebook page ni Teacher Dada. Ayan. So, ito ang Facebook page ni Teacher Dada. Baka kasi minahanap nyo, ito ang itsura ng page ni Teacher Dada. So, follow nyo rin at para kayo ay para makita nyo rin yung mga gawa ninyo. Kasi pinopost ko doon yung mga gawa ninyo. So, kung di natin dito ma-feature dito sa live natin, andun sa page ni Teacher Dada. Okay pa? So, minsan kasi may mga late ng mag-pass. Halimbawa, ngayong araw pa lang nag-pass, nagawa na ni Tutor Dada yung presentation. So, yung iba, ipinopost ko na lang dito sa Facebook page. Okay po? So, muli, ako po si Tutor Danilyn o Tutor Dada at laging aabangan tuwing Thursday 1:40 p.m. to 2:20 p.m. sa Aralin Panlipunan 2. At syempre, kung may mga kapatid kayo sa Grade 1, abangan din si Tutor Dada sa DepEd TV Araling Panlipunan 1. So makakasama si Teacher Dada ng mga Grade 1 ng AP 1. At kung may mga comments, suggestions, email lang sa edtech@deped.gov.ph. Ayan, so thank you! And ayan, so sa mga batang ARPAN, mag-aaral ng mabuti. At ayan, sumunod lagi sa teacher. Ayan, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!